So, Mrs. Tan, ang tanong ng karamihan ay bakit nag-donate ang Leopoldo Chua Foundation ng 25 million pesos para sa scholarship funds ng business students of various colleges and universities in this country? Dahil gusto ng ama ko na magsilbing inspirasyon ng kanyang buhay sa mga young and aspiring entrepreneurs. Gusto niya mag-iwan ng lesson na kahit saan ka man galing, kahit sino ka man, basta may pangarap ka, huwag ka mawawala ng pag-asa dahil kaya mong matupad to. Ano po ba tungkol sa buhay ni Leopoldo Chua ang sa tingin ninyo dapat gayahin ng ating mga kabataan? Hindi alam ng karamihan that my father was born poor. Nagdaan siya sa matinding hirap. Gige! Uy, Leo! Oo, pare! Mamaya, ah! Ano meron mamaya? Ay, si Naatong! Nako, si Naatong! Sige, bahala na! Susubukan ko! Sige, busok pa ako! Tugutan ka naman minsan-minsan! Marami pang gawain! Oh. Ito, abe. Ho, pa. Gwalo lang. Mo, mo. Pita ki hiyo siyak lo. Pa. Wajo ko jo kiyo, tum. Okay. Twelve years old pa lang siya nung magsimula siya magtrabaho. Hindi para tulungan ng kanyang ama, kundi para makapagtapos siya ng pag-aaral. Para matupad ang mga pangarap niya. Alam niya na para matupad ang gusto niya sa buhay, kailangan niya makagraduate, kailangan niya magtapos. Talaga, okay. Masipag ka. Sige. Makikirano. Jaryo mo, Jaryo. Nagtatrabaho siya sa maghapon at sa gabi naman nag-aaral. Ay, di kun lo. Mina, sa kechong lo. Pa, ito po ako inantok. Tsaka bukas baka marami ipagawa si Mr. Yu sa akin. Ay, anidi. Muho ah. Kahit ano pang nararamdaman niya, hindi siya sumuko sa buhay. Thank you, ah. Balik ka. Uy, Leo. Ito, Jaryo. Wah! Teka, ito mga bote, oh. Yan. Bali. Oh. Ay, salamat. Tama, pare, ha? Dami nito. Oh, so susunod, ha? Ay, ingat. Sige. Oh, sige. Alam mo, laging sinasabi ng papa ko sa aming magkakapatid na kailangan malaman mo ang paghihirap kung may gusto kang abutin para malaman ang halaga ng tagumpay. Ang madali ang makuha, mabilis rin mawawala. Kaya dapat matuto kang ma-appreciate yung mga paghihirap mo sa buhay. That's the value of success. I couldn't agree more. Lahat sa business community alam na si Leopoldo Chua ay isang self-made man. But what do you think drove him to really fulfill this ambition? My mother. Aurora Chua? No, my mother, Carmen Chua. Dalawa. Dalawang kilo. Tsaka yung Jaryo. Kaya lima? Si, okay na yun. Lima. Salamat. Tama pare. Salamat. Ano to? Matchang. Gawa ng mama. Okay. Sabon nito. Oh, magkano to? Lima. Tara, Jari. Magkaw, kala ko magutom ka. Ba't di ka kumakain? Wala lang.
Nabubusog na ako panoorin ka lang kumain. Sarap na sarap ka eh. Masarap naman itong gawa ng mama mo. Sarap talaga magluto si mama. Hmm. Sayang di ko na mana. Paano yan? Pag magkasama na tayo, hindi mo ako pagluluto? Hmm. Bilhan mo na lang akong matibay na abrelata. Amen. Sige na, kumain ka na dyan. Meron bang dalawang matchang para sa inyo ng papa mo? Kung hindi siguro dahil kay mama, hindi magiging ganun ka-successful ang papa ko. Sa anong paraan mo masasabi na si Carmen Chua ang responsible behind your father's success? My mother was his source of strength. Alam mo, maagang nawala ang lola ko sa ama ko. Kaya walang kinilalang ina ang aking ama. Ding, sige. Ito siya. Kaya ko, Shosyo. Tawag na po ba ako ng doktor? Huwag na, Ning. Pa, kayanin ko ito mag-isa. Di, Ching Ching. Kaya ka nagkakasakit dahil sa tigas ng ulo mo. Si Carmen Chua nag-alaga at nagbigay ng lakas kay Leopoldo Chua. At ang kanyang second wife, what can you say about your stepmother, si Aurora Chua? Si Dichim, kung wala siya, wala ako dito. Wala kaming lahat dito. Leopoldo Chua was not only a self-made businessman, he was also a father, a family man. Kung ano man ang narating ng pamilya namin, it's all because of his guidance as a mentor, as a husband, and as a father. Ang madali ang nakuha, mabilis ang mawala. Show. Kaya dapat matuto kang ma-appreciate. Lahat ng lumalabas sa bibig mo, puro kasinungalingan. But what do you think drove him to really fulfill this ambition?